wow, ito ang hindi na talaga maganda. Hindi na tama ito. Napaka-unfair na talaga ng Senado. At yung committee hearing na yan, wala na talaga. Kasi ito pala, ha? Meron palang party-party dyan after ng hearing sa Senado. At ang mga imbitado ay ang mga kaalyado lang ni Mayora. Sila-sila lang. So, ibig sabihin yan, obvious na talagang napaka-unfair nitong hearing na ito ng committee on drugs. Bakit ganito ang nangyayari? Wow! Hakot ni Mayora, ginagastusan ng pera ng taong bayan. Ha? Ang mga taxpayer ang nagbabayad sa dalawang hakot pala na yan ng C-130 at ang laki ng gastos. Hakot niya ang mga nasa side niya, tapos yung sa kabilang side naman, sarili nila. Gastos ang pamasahe. Yung iba nga naghahanap pa ng sponsor. Tama ba itong pagtrato ng ating gobyerno sa ganitong klaseng hearing, itong ganitong klaseng napaka-unfair na pagtrato nila na hindi talaga tama? Ang galing-galing naman ni Mayora. So, ibig sabihin, wow, ang lakas mo pala, Mayora. Ang lakas mo sa Senado, ang lakas mo kay Senador Bato. Wow. Party-party. Di na kayo nahabag sa mga mamamayan na nagbabayad ng tax tapos gastusin nyo lang ng ganyan na walang kabuluhan. Wow, ba't hindi kayo gumastos ng sarili nyong pamasahe? Bakit kailangang hakutin? E bakit kayo hinahakot? Tapos yung iba, hindi. Wala nga ano, na ano ko yung testimony ni Ma'am Colleen Pepino na hindi nga siya kumakain? Ha? Sarili pa niyang gastos ang pamasahe? Pati yung ibang pinapatawag dyan na ano, sarili nilang pamasahe? Tapos itong sila Mayora, kalyado ni Mayora na yan, hinakot ng C-130? Makatarungan ba ito? Anong klaseng gobyerno ang meron dito? Ha? Napaka-unfair talaga. Napaka-unfair na ginagawa ng committee na to. At ito, bakit pinunit ang logbook? Ha? May nakatago ba doon? Meron bang nandoon sa logbook na dapat malaman ng sambayanan kaya pinunit? Nandoon ba ang mga patunay na ebidensya sa logbook na yon kaya pinunit? Bakit hindi nyo ipatawag yung nagpunit ng logbook? Yun ang pinaka-main subject na dapat ipapatawag ng Senado ng committee hearing na yan. Bakit pinunit ang logbook? May nag-utos ba na punitin ang logbook? Takot yata itong nagpunit na ito sa nag-utos sa kanya kasi hindi niya gagawin yan. Hindi niya gagawin yan na punitin yan kung walang mataas na kinatatakutang siguro nag-utos sa kanya. Ito ay sarili kong opinion lang kasi nakakagigil na eh.
Pati yung nag-ayos ng sasakyan, bakit hindi nyo ipapatawag? Ha? Napaka-ano nito, napaka-unfair ng ano na ito, hearing na ito. Tapos party. Ha? With the expense of the taxpayers' money? Wow! Abuso na yan. Ha? Akala ko ba, senador ba to? Pangmasa ka? Hindi pala. Napaka-unfair ng ginagawa niyo dyan. Napaka-unfair. Hindi pantay ang pagtrato. Ha? Yung iba, hindi nyo man lang mabigyan-bigyan ng pagkain o dapat i-refund nyo yung mga pamasahe nila. Hindi yung sasabihin ni Senador Bato na humingi kayo sa ano doon sa ganito, ipa-refund nyo yung ticket nyo. O ipa-refund ang pamasahe nyo. O. Pero yung kalyado ni Mayora na yan, hinakot nyo, pinahakot nyo ng C-130. At alam nyo ba kung ano yung C-130? Ha, kanino yan? Di ba sa gobyerno yan? Ha? Mayaman naman yan si Mayora, ba't hindi niya pamasahian yung mga yan? Kailangan pang gastusan ng gobyerno yan. Ha? Napaka-unfair. Hindi ako ano dito sa kay Congressman Arnie Teves. Hindi ako panig sa kanya, pero napaka ano na eh. Harap-harapan na eh. Harap-harapan na yung mga ginagawa niyong hindi tama. Ah, pinaglulokohin yung taong bayan. Nagsasayang kayo ng pera ng taong bayan. Ah? Ginastusan yung hearing na yan, pamasahe, everything. Tapos yung iba, it's a puwera. Kasi hindi kaalyado ni Mayora. Ganyan na ba ang ating gobyerno ngayon? Ganyan na ba ang trato? Hindi nyo pa nga alam kung talagang si Congressman Teves dahil bakit? Iwala pa naman kayong naisasampang kaso ni isang kaso doon sa mga aligasyon ninyo sa kanya. Wala pa kayong naisampa ni isa. Ha? O, kung meron kayong matibay na ebidensya, ba't di nyo sampahan ng kaso? Puro kayo patawag. Patawag si ganito. Eh, wala namang kakwinta-kwinta yung mga pinatawag nyo. Eh, dapat pala yung ipapatawag nyo, yung nagpunit ng logbook. Bakit niya pinunit yan? Anong karapatan niya? Alam nyo, ang logbook nandiyan, lahat nakalagay ang mga details. Kung anong nangyayari, sinong pumapasok, o everything dyan na nandyan, importante nakalagay dyan. O bakit pinunit? Pinapapunit ba? Ha, may nag-utos ba na punitin yung logbook na yan? Ha? Bakit hindi yan ang ipapatawag? Bakit hindi yan ang imbestigahan? Bakit kung saan-saan na napunta itong mga imbestigasyon ng hearing na ito? Bakit yung pinaka-main, pinaka-objective nito ay parang nawawala na? Ipakita nyo ang ebidensya nyo kung meron na. Kung meron na, pakita nyo para malaman. Nakakagigil. Dismayado na ang mga tao. Ha? Pinapaboran ang isang side, tapos yung kabilang side hindi pinapakinggan, dinidiin, tapos meron pang pagbabanta. Ha? Binabantaan. Bakit? Para hindi humarap. Para hindi makauwi, para harapin niya lahat kung ano man yung mga akusasyon ninyo. At bakit gagawin ang mga pagbabanta na yan? Baka naman, ito ay tanong lang, tanong ko lang,
baka naman sinasadya ang mga ganitong usapin, ang mga ganyang mga pinapalabas nila na pagbabanta para hindi uuwi si Congressman Arnie Teves, dahil siyempre mas mahalaga sa kanya ang buhay niya at buhay ng kanyang pamilya kaysa dyan sa hearing na yan. Kung walang pagbabanta sa kanya, Chuck, nakauwi na yan. Umuwi na yan at talagang magkaharap-harap na yan sila ng mayora na yan at yung Fritz Diaz ng Seaton. Ha? Bakit? Paraan nyo ba yan? Para hindi uuwi at hindi makaharap sa hearing na yan si Congressman Teves, dahil takot kayo na isisiwalat ni Congressman Teves ang mga kabalbalan sa kabilang side. Takot sila sa sasabihin ni Kong Teves, dahil baka bumaliktad nga ang senaryo. Bakit hindi nyo hayaan na makaharap ang tao na kinutukoy ninyo, na inaakusahan ninyo? Ha? Araw-araw na lang, puro kapalpakan, sasabihin pang ganito, never nyo akong mabayaran, never nyo akong ano, dahil gagawin mo pa lang, pupusasa na kita. O bakit ganito? Ba't naging bias? Ba't naging unfair? Ha? Ba't naging unfair ngayon? Ito ba ang maipagmamalaki ng bansang Pilipinas? Ha? Bakit napaka one-sided ng inyong investigasyon? Kinakawawa nyo ang kabilang side. Ayaw nyong makaharap dyan dahil may mga pagbabanta. Ha? Ito ay aking opinion lang, na sabi ko na na baka dahil sa mga banta na to, hindi nga talaga uuwi si Congressman Teves, dahil takot, siyempre, buhay ay mahalaga. Mahalaga sa kanya ang buhay at buhay ng pamilya niya. Dahil sa pagbabanta na yan, maaring hindi siya makadalo, hindi siya maka-attend sa hearing, kasi nga takot itong kabilang party na magsiwalat o isiwalat ni Congressman Teves ang mga katotohanan. Meron talaga itong malalim na pinaghuhugutan. Meron talaga. Ha? Puro na lang solved na ang kaso. Case closed na. Eh bakit gumasta pa kayo ng pera ng taong bayan kung solved na yung kaso? Ha? Ngayon, lahat ng ginagawa niyong investigasyon na yan, shoulder ng taong bayan. Imbis na mapakinabangan ng mamamayan, lalo na sa mga mahihirap, nandyan pa napunta. Hakot-hakot sa kampo ni Mayora, pero ang kabilang parte, kawawa, kinakawawa ninyo. Sobra na yan. Halatado na kayo. Halatang-halata na yung pagka-unfair ninyo. Hindi na po tama ito. Di kayo nahihiya? Ginagawa niyong tanga ang taong bayan? Ginagawa niyong tanga ang mga netizens na nanunood at nag-antabay dyan sa hearing ninyo na walang katuturan?
puro kayo patawag. Eh ngayon, panawagan, hindi lang si Congressman Tevez ang pwedeng manawagan. Pati kami mga netizens, manawagan kami na ipatawag yung nagsira o nagpunit ng logbook na yan. Baaring yan ay may nag-uutos sa kanya. Kaya niya pinunit. Bakit niya pinunit? Yan ang malinaw na tanong. Ha? Bakit? Dahil nandoon ang lahat na pwedeng makita sa logbook na yon, kaya pinapupunit. Ha? Patawag niyo yan para maniwala kami sa inyo. Ha? Ang galing-galing, party-party after the investigation. Tapos kayo-kayo lang, mga kaalyado ni Mayora, ang imbitado. Ang galing naman. O kaninong gastos yan, yung party ninyo? Ha? Sa taong bayan pa rin ba? Nagpa-party na kayo dahil solved na ang kaso? Nakikita nyo na talagang si Congressman Tevez talaga? Asa na mga ebidensya ninyo? Ilabas nyo, iba't di nyo kasuhan, di nyo sampahan. Wala pa nga kayong isang pangkaso sa kanya eh, kahit isa. Ang dami nyong kuda, press con, pronouncement na ganito na ganon. Kinukonclude nun nyo na. Ha, nauna yung conclusion bago kayo nag-imbestiga at nangalap ng mga ebidensya. Malinaw na malinaw yan. Eh bakit ganon? Ha? Panuuri natin ang video na testimony o panayam kay Congressman Tevez, dahil para sa ating kaalaman ay yun nga, pinunit itong logbook na ito, so dapat ipatawag itong nagpunit na ito. Maaring may nag-utos dito, kasi bakit niya gagawin yun, di ba? Oh, ipatawag niyo yan para magkaalaman at malalaman ng taong bayan. Ha? Ipatawag ninyo dahil makikinig kami, mag-antabay kami. Sobra na? Ganyan na ba? Panoorin natin ang buong panoorin. All right, sir. Last comment, siguro closing statement na lang po kung baka meron po ngayon. Ito, ang sa akin talaga, ito yung gusto ko talaga na sana lang may maka-inform kay Presidente ng tamang impormasyon. Hindi lang yung one-sided na impormasyon na karating sa kanya galing lang dun sa ilang tao niyang hindi ko alam ano yung totoong bala. But ngayon kasi medyo kumbinsido na sila na ako talaga. Kung ibabalik ko yung sinabi ni Attorney Joke, no, ni Toby, diba, bago ang konklusyon, dapat hagilap ko na ng ebidensya. Ilang beses ko na ito sinabi, ang ginagawa nila ngayon, nag-conclude na, exactly like what Attorney Toby said, nag-conclude na sila, then trying to fit the evidences to the conclusion, which is baliktad. It's putting the karitela sa unahan ng kabayo, na mali talaga, diba? Oh, so, sana lang sa pangungulit kong ito, pabalik-balik na salita, sana lang makarating din sa tenga ni Presidente, dahil hindi pa rin ako nag-give up na manawagan sa kanya. Magalit man siya sa akin o ano, tao lang naman ako, Pilipino, saan pa ako mananawagan kung hindi sa ating Presidente? Siya na yung pinakamalakas na tao sa ating bansa. Sa kanya pa rin ako mananawagan na sana mapuna niya yung mga tao niya, na maging fair naman. At ang dapat talaga sa ganyan, gumitna lang eh. Hindi yung ako na kaagad. Okay lang sana kung
ebidensya bago conclusion. Eh, ito conclusion bago ebidensya. And sa totoo lang, naawa din ako kay Presidente na he's being fed with wrong information. Hindi naman ako maniniwala magdidesisyon yung Presidente na walang impormasyon. Yun na nga lang, ang impormasyon na dumadating, parang if I follow that terms of Attorney Ferdy, filtered, di ba? So, hindi dapat filter. Dapat raw information and both sides, no? And manawagan din ako sa Senado, sana naman fair yung committee report nyo, no? Huwag sana isama yung mga hearsay, yung mga may ebidensya lang, at sana bigyan nyo ng weight yung ano, may ano pa naman, di ba, may Senate hearing pa, hindi pa tapos suspended lang. Sana ipatawag nyo yung ano, ito, panawagan ko kay Sir Bato, patawag nyo yung nagpunit ng logbook, patawag nyo yung nagpaayos ng sasakyan, para marinig nyo naman yung ibang side. Ang dami nyong pinatawag dahil sa sabi-sabi ng mga tao nila Digamo at Diaz. Pero halos wala kayong pinatawag sa mga ibang resource person na hindi kaalyado nila. And I think you all agree with me, hindi to sabi-sabi, hindi to hearsay, because lahat ng sinasabi ko based on what really transpired during the Senate investigation. And you're all witnesses to that investigation. Alright, with that, Kong, thank you so much. Attorney, baka mayroon kang closing statements. Go ahead. Ito lang yung establishing, oh, sabi nito, ayan, sa litrato. One fine afternoon at Malacanang Palace with Mayor Janice Valliega Degamo and my Belotindos family. Yan. Ito yung sinabi ni Michelle Aguilar, best friend ni, ano, nandiyan na, ayan. Ayan, oh, ayan. Established na Malacanang talaga yan. At saka hindi pwedeng nakiramay kasi ito mo, ang sasaya nila, oh. Ngiti-ngiti sila eh, hindi sila mukhang bereaved dito eh. Ha? So, hindi yan pakikiramay. Celebratory yung mood, oh. Nakangiti sila pag makikita nyo, pag na-share natin, oh. I-share na lang po sa Viper yung ano, sa Viper po ng balitaan. Hindi sila, oh. Hindi naman sila malungkot eh. Nakapula pa nga yung iba, oh. The color of gaiety. Ano na kayo dagdag? Sir, si Kong, may sasabihin daw. Go ahead, Kong. Again, sana rin kayong mga media, matanong nyo sila, ano yung rason ng party na yon? Kung pakikiramay yon, dapat nakiramay din sila kay ano? Kay Rex Cornelio, di ba? Yung asawa ni Rex Cornelio. O, kay Pulin Pepino. Sabay, kung nagpa-party sila pagkatapos ng Senate investigation, dapat pati si Utol, inimbitahan nila si Governor Henry Teves. Bakit one side ang inibitahan? Ito pa isa kong tanong. Bakit isang side lang ang pinovide ng special treatment using government aircraft, using taxpayers' money? Nirefund ba nila yung pamasahe ni Utol? Nirefund ba nila yung pamasahe ni Pulin Pepino? Bakit yung mga hakot ni Janice Digamo kinakot ng C-130? I computed the gas spending of the C-130. Tanong nyo rin to sa military natin kung saan under yung C-130. Magkano yung spending sa gasolina ng Jet A-1 fuel nung dalawang balita ng C-130? Sa rough estimate, not including cost of pilot, not including depreciation of aircraft, Jet A1 lang is about 1.6 million pesos. Jet A1 lang. Oh. Bakit gumagasto? Hindi pa kasama yung personnel. Kita mo, pagdating ng mga tao, ang dami sandamakpak na police car yung sumundo. Ang daming personnel. Kung i-compute mo lahat yung entourage na yun, yung sweldo at lahat, I would assume it would amount to about not less than 2 million pesos. Bakit ganun? Kung may pahapon pong question dito ang ABS-CBN, sabi nga po dito, ano po ang apelo ninyo sa publiko at mensahe ninyo sa inyong constituents mula kay Jeffrey Arnaez ng ABS-CBN News? Tob, can you relate? I could not get it. Yes, Kong. Kung meron lang, may question lang from Jeffrey Hernandez of ABS-CBN News.
ang tanong niya, it's still a chance na, but if makakahabol lang po, Kong, you mentioned na nagiging trial by publicity na, ano po ang apelan ninyo sa publiko at ang mensahe ninyo sa inyong constituent? Okay. Sa publiko, di ba, ang dami dyan, basta-basta nang nagko-comment sa social media kung ano-anong comment, maging mapag, ano kayo, maging analytic, maging mapagmasdan, mapagmasit. Pakinggan niyo yung mga salita at tingnan niyo kung may ebidensya o wala. Again, di ba, libre naman magsalita eh. Pero dapat talaga may pruweba. Pinaka-classic example yung sinabi niya sa kanya yung lupa. Sana nagpakita siya ng ano, ng dokumento na pag-aali na lang lupa. Yung isang umami na adik, dapat hindi na, I mean, tumitira pa rin hanggang ngayon, dapat hindi na ginawang resource person yon. At kung pagmasdan niyo yung sinabi niya, binaril siya, naagaw niya yung baril, binaril yung tao sa liig, 45, binaril mo sa liig yung tao, buhay pa. Parang sine, di ba? Dapat makita yan ang netizens natin. I mean, followers and bashers alike. Nananawagan ako tayong lahat pagmasdan natin ang mga pangyayari. At tanggapin natin yung may mga ebidensya. Hindi haka-haka, hindi kuro-kuro, hindi turo-turo. Kiramin ko yung sinabi ni Atty. Jokto kanina, dapat una ang investigasyon bago ang konklusyon. Ngayon, pinaninindigan nila yung konklusyon nila na ginawa bago pa nag-imbestiga. So ngayon, lahat ng investigasyon nila, ginagawa nila para sumakto doon sa kanilang konklusyon, which is maling, maling, maling. Alright. So anyone, wala nang questions? Sa buong Pilipinas, tulungan nyo ako magdasal.